simbolo ng ibon na tulad ng mga simbolo ng bulaklak ay mayroong intrinsic universal na enerhiya na hindi kinakailangan ng pagsasalin. Sa traditional na mga aplikasyon ng Feng Shui, ang mga ibon ay itinuturing na malakas na mga simbolo ng mga bagong pagkakataon na nariyan para sa iyo kahit na sa mga oras ng paghihirap. Ang mga ibon ay maaaring sumisimbolo rin ng pag-ibig at pangako, katulad ng Mandarin Duck o kasaganaan at magandang kapalaran tulad ng Power Eel. Ang mitolohiyang Phoenix ay pinakasikat na ibon ng Feng Shui. At madalas itong ipinapares sa dragon bilang isang simbolo ng feng shui ng marital happiness. Ang phoenix ay may yang enerhiya at kapag ipinares mo ito sa dragon, sinasagisag nito ang yin or enerhiya ng babae. Ang phoenix din ay sumisimbolo sa enerhiya ng great strength, resilience at pagbabago. Dahil nga nagagawa nitong itaas mula sa sarili niyang abo upang maabot ang mas mataas na taas. Ang elemento ng Feng Shui na nauugnay sa Phoenix ay ang elemento ng fire at ang lugar ng Feng Shui Bagua ay sa timog. Sa traditional ang landscape ng Feng Shui School, ang Phoenix ay makalangit na hayop na nagbabantay sa pangunahing pasukan o sa harap ng iyong bahay. Bakit? Sapagkat ang pinakamahusay na mga bahay ng Feng Shui sa China ay itinuturing na mga bahay na nakaharap sa timog. Ang crane ay sumusunod pagkatapos ng phoenix sa katanyagan nito sa mga aplikasyon ng feng shui. Madalas mong makita ang mga larawan ng mga crane sa maraming mga pandekorasyon na embroidered na bagay sa bahay, mga piraso ng damit o mga feng shui na mga items sa dekorasyon or sa sining. Ang cranes ay sumasagisag sa mahabang buhay dahil nga sa mahabang buhay nito. Sa mga sinaunang alamat ng Inchik, ang mga cranes ay nagdadala ng mga espiritu ng mga naiwan patungo sa langit. Sa gayon, ang simbolo ng isang crane ay ginagamit sa feng shui upang dalhin ang energy ng isang mahaba, marangal at mapayapang buhay na sa kalaunan ay hahantong sa kaluluwa ng tao sa langit. Ang mga kilalang itik na ito ay ang lovebird ng feng shui dahil sila ang pinaka-popular na traditional na feng shui na gamot para sa pag-ibig at pagmamahalan dahil sila ay made for life. Ang mga itik ni Mandarin ay sumasagisag sa devotion, katapatan at buong buhay na pagmamahal sa mga usaping puso. Ang Mandarin Duck ay palaging ginagamit sa mga pares at inilalagay sa lugar ng pag-ibig at pag-aasawa ng bagwa ng isang bahay o silid-tulugan. Paakit-akit sa kanyang sariling ganda, ang peacock ay itinuturing na pagpapakita ng celestial phoenix sa lupa. Ang mga nakamamanghang kulay nito at ang mga libong mata sa buntot nito ay nagtataguyod ng katanyagan at pabuting kapalaran sa feng shui at mahusay na isang proteksyon at kamalayan. Siyempre, ang peacock ay sumisimbolo rin ng kagandahan at damdamin ng pag-ibig at pang-akit. Ito ang dahilan kung bakit ang imahe ng mga peacock or balahibo ng peacock ay madalas na inirerekomenda sa feng shui bilang isang love cure para sa mga solong tao upang makatulong na makaakit ng nais nilang kapareha. Ang tandang ay madalas na ginagamit sa feng shui para sa mga layunin sa pagsulong ng karera dahil ang salitang Chino para sa opisyal o matagumpay na taong negosyante ay nangangahulugang dibdib ng manok. Hindi mahalaga kung saan o aling kultura ka man nagmula. Kung titignan mo ang mga rooster ay mapapansin mo na medyo may pagkabosi sila. Para sa mga layunin ng pagsulong sa karera, ang imahe ng tandang ay pinakamahusay na inilagay sa isang maswerteng direksyon ng feng shui. Ang manok ay nagising ng maaga at inihahayag nito ang bukang liwayway ng isang bagong araw at ang pagpapahiwa-hiwalayin ang kadiliman at madilim na espiritu.
Ito din ay sumisimbolo sa kakayahang mapigilan ng mga masasamang espiritu. Sa Feng Shui, ang magpay ay nauugnay sa kagalakan, pagdiriwang at kaligayahan. Sumisimbolo din ito ng pagkahilig sa pagpupugad, kaya ang imahe ng isang magpay ay isang traditional na lunas ng Feng Shui na inirekomenda para sa mga nais mag-settle down at nest. Ang magpies ay nag-uugnay din sa pag-aasawa, mga anak at masayang mga sambahayan. Sa sinaunang China, ang pagdating ng mga magpies ay tinuturing na isang auspicious na omen para sa bagong pagkakataon, maging isang bagong trabaho o isang bagong pag-ibig man. Ang simbolo ng magpie ay madalas na ginagamit bilang isang traditional na lunas ng Feng Shui upang matanggal ang mga hadlang sa karera o pag-ibig sa isang tao. Sa Feng Shui, ang mga kalapati ay minsan ginagamit bilang love cure para maitaguyod ang isang mahaba at mapayapang kasal. Isang alamat ng Chino nagpapatunay na ang mga kalapati ay lubos na napaboran sa korte ng emperor dahil sa calming effect ng kanilang cooing sounds. Magdala ng magandang swerte at inspirasyon. Gawin ito sa isang larawan, painting o isang maliit na iskultura na kalagay sa iyong sala. Ang enerhiya ng mga ibon ay magdadala ng ilaw, inspirasyon at mabuting kapalaran sa iyong tahanan. Kung wala kang mga larawan ng mga ibon sa iyong puwang, marahil ngayon na ang oras upang palamutihan ang iyong bahay gamit ang mga maliligayang simbolo na ito.